Samantala, ilang bagay na madalas maiwan sa loob ng sasakyan maaring maging mitsa ng sunog. Ayon yan sa BFP, narito ang report. Hindi lang mga residential, iba pang struktura at mga damo ang nasusunog ngayong mainit ang panahon. Hindi rin ligtas ang mga sasakyan na nakaparada sa tirik na araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 13 sasakyan na ang nasunog sa magkakahiwalay na insidente sa Pangasinan mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Isa sa dahilan kung bakit mayroong nasusunog na sasakyan dyan, ma'am. Yung hindi po natin na-check up yung mga electrical wirings ng ating mga sasakyan. Pero bukod dito, posible ring masunog ang sasakyan dahil sa mga naiiwang gamit sa loob nito, gaya ng cellphones, bottled water, lighters, aerosol cans, sunglasses, carbonated drinks, mga pagkain at gamot. Kabilang kasi ang mga ito sa combustible materials at madaling matunaw kapag mainit o direktang nakababad sa araw na posibleng magliyab at maging dahilan ng sunog. Prone din po yung mga leather seats natin kasi yung mga components nun is made from a combustible materials po, ma'am. Opo, mahirap bang masunog ka ng sakyan kasi siyempre wala ka ng magamit na sakyan. Importante nga yung sakyan kasi lalo na itong mainit, dapat may sakyan ka talaga na sarili. Kung wala kang sakyan, mag-arkila ka, mahal ang pag-arkila, kaya ingatan mo talaga ang yung sasakyan. Payo ng otoridad, iwasang pumarada sa mga lugar na may sinusunog o prone sa sunog. Mas maigi rin na iparada ang sasakyan sa lilim para hindi mag-overheat. Ipatingin din ang wirings ng mga sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North, Central Luzon.